For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Sabay-sabay. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe and the saving of the soul. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo, napaka-powerful, napaka-importanting mga passages. Lord, we pray na pagpalain nyo, Lord, ang aming pag-aaral ngayong hapon. Kayo pong malalati lamang sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ngayon tayong aga pa, no? Kuminto pala yan, sorry. It's a 3:40. Okay, 3:40. So, mayroon tayong 40 minutes po, no? Mag-aralan to. So, natapos po tayo again ang video sa Book of Hebrews, you know? Jesus. Napaka, ano nun, linaw nun sa umpisa pa lang. Pinag-usapan si Jesus. Sino ba si Jesus? Napaka-importante. Pinakita doon siya ay importante. Siya ay ang mas mataas pa anghel. Eh, sino ba siya? Siya ay Diyos. Okay, kaya inuulit-ulit natin kasi nga, gumagala ngayon yung iglesia ni Manalo. Nabalitaan ko. Unfortunately, ang dami pa rin. Minsan, pag hindi ka nakatingin talaga sa Panginoon, ma, liligaw ka. Akala mo, walang diferensya yung iglesia ni Manalo sa Baptist. So, tinuturo nila si Kristo tao lang. Tinuturo ng Bible, si Kristo ay Diyos. So, yung tao, Diyos, magkaiba. Amen? Pero, special case kay Jesus, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Iba yun. So, tao ba si Jesus? Nagkatawang tao siya. So, ano siya? Nagkatawang tao, siya ay Diyos na tao. Siya lang ang gumawa nun. Okay? Again, para i-fulfill ang kaligtasan na pwede tayong magkaroon. Okay? Siya po, para siya maparusahan, mamatay, at living. Okay? So, kaya siya ay tao. 100% God, 100% man. Parang pastor, yan na naman eh. Magaling ako sa math, pastor eh. Pag 100%, buo na yun, di ba? Tama yun kung ang pinag-usapan natin, matter. Okay? Magaling ka ba sa physics? Okay? So, nabanggit natin lagi, ang Diyos is outside of space and time. Hindi mo siya pwedeng confine. Kaya pinag-aralan din namin yung nakaraan niya na pwedeng ang Diyos ay nasa langit ngayon, pwedeng siya ay nasa kaligitnaan natin. Paano nangyari yun? Kasi hindi naman siya pwede mong ilagay, di ba? Brother, gumawa ako ng relos. Pupunta ako sa loob ng relos. Kaya ko ba yun? Kasi tao lang ako, di ba? Tsaka iba yung ako, iba yung relos. Gumawa ako ng, ano, ng kwarto. Iba yung kwarto, iba yung ako. Okay, but especially sa Diyos, ginawa niya lahat ng nakikita natin. Nasaan siya? Pwede ba siya ikulong sa earth? Sa kwarto, hindi. Sa church, hindi. So, ibig sabihin, outside of space and time nga siya. Ibig sabihin, space, yung confines na kung nasaan. Nasaan ka sa space? Diba? Anong coordinates? Pwede mo i-point-point yan, pero kailangan mo din yung time. And Diyos, outside of that. Okay? Kaya, kita natin siya ay Diyos, siya ay tao, at itinaas siya sa mga anghel. Siya ay anak ng Diyos, siya ang only begotten son of God. Okay, siya yung pinaka-anak lang talaga ng Diyos. Pero tayo, mga ampo ng Diyos. Okay, anak ng Diyos din. Ano yung mga pag-aralan natin for the first weeks? Para lang sa mga, ano, no? Kinahana and company. So, ano pa? Sinasundo mo na eh? Sinasundo mo? Wala sila Chelsea? Pinayagan. At doon yung pinakita na, dapat maging masunod tayo sa Diyos, sigurado ang kanyang reward, sigurado rin ang punishment. Okay? So, dapat tayo ay magtapat sa kanya. Ngayong chapter 10, mababalikan natin yung specially sa mga anak ng Diyos sa mga punishment. Okay? So, yan lamang po yan. Tapos, natapos actually tayo last time yung sa kay Melchizedek.
from yung tinatawag na rest, kaligtasan din po yun. Kaya tayo ay hindi gumagawa para tayo maligtas. Okay, again, yan ang kakaiba sa mga kulto, saka sa atin, malinaw sa atin, ng paligtasan ng kaluluwa, na nang palataya ka lang, lahat naman kayo, na-share na natin, di ba? Ligtas na ba si Jonah? Di ba, isang araw lang yun, di ba? Maganda yung gumawa ka ng mabuti, tama lang yan para sa rewards. Pero hindi ka naligtas dahil gumawa ka ng mabuti. Nanampalataya ka, Panginoong Jesus, nakilala mo siya ngayon, tinanggap mo siya, anak ka na ng Diyos, therefore ligtas ka na, sigurado, whatever you do. And of course, ang anak ng Diyos, tulad ng anak ng tao, for the duration of your life, para gusto nyo maganda yung ugnayan nyo ng magulang mo, syempre, sumunod ka. Matututo ka, pagpapalain ka. Ngayon, ganun tayo sa Diyos. So, para tayo pagpalain. Ganun tayo mabuti. So, kaya yung rest, and dun yung hinumpara si Jesus naman, bilang prophet, and priest, and then, king. Diba? And then, ito tayo sa Hebrews 6. Ito yung, gusto ko ipupala sa chapter na to, kasi itong dalawang to, chapter 6, saka sa chapter 10 ng Hebrews, ang daming nalilito dyan. Okay? Dinadamay nila yung yung works sa kaligtasan. So, sa chapter 6, napag-usapan na natin to. Yung mga hindi maliligtas dito, yung mga yung tinukoy dito na sino ba yan? Ito sa bandang unahan. Ito. Ito po yung mga hindi ligtas at hindi na maliligtas. Okay? Mga reprobate. Okay? Naintindihan nyo na ba yung reprobate? Pag nag-soul winning ako, lagi inaano yan. Pinapasok yan. Kasi ibang tao, pag sobra yung paglayo nila sa Diyos, inayawan ng Diyos, ginawa nilang katatawanan ng Diyos, hindi pa agad sila may reprobate. Pero pag tumagal yun, binabastos mo ang Diyos sa salita at sa gawa, pwede kang maging reprobate. At pagkatapos doon, wala ka ng pag-asa maligtas. Ito yung tinutukoy sa chapter 6. Okay? So, they have tasted the good word of God. Tapos, pag nag-fall away sila, hindi na sila pwedeng maligtas. Okay? Ngayon, sa chapter, basta yun na lang ha, sa chapter 7, yung kay Melchizedek niya, kinumpara si Jesus. Ngayon, dito tayo sa 10. Fast forward. Tapos tayo last week dito sa mga shadow of things to come. Ito yung title last week. Dahil kinukumpara natin yung, pakita ko na rin, yung tabernacle, kasi ito po ay talagang napag-usapan, no? Sa mga nakaraang linggo. Ito po yung tabernacle na ginawa nung panahon ni Moses, yan ay nag-represent pala ng tabernacle sa langit. Lahat po yan, pati yung courts, yung mga nakalagay, yung mga ark, yung altar, showbread, lampstand, okay? Yung mga kultina na yan, lahat yan may kinalaman sa sabi sa Bible, yung patterns of things in heaven. Okay, so lahat yan, pati yan, yung kulay na yan, nabanggit natin last time, yan ay, paano ka ba pupunta sa heavenly tabernacle? Paano ka maliligtas? Tinanggap nyo si Jesus. Ang entrance niya, nakikita nyo dyan, ito sa scarlet, purple, and blue. So yun ay sinisignify nun yun actually yung pagkamatay ni Jesus sa pagkabugbog niya. Pansinin nyo, pag kayo ay nagkasugat, ang kulay niya, yung ibang part dyan, blue, yung iba red, yung iba purple. Okay? So, natapos natin yon last time. Pati yung mga sacrifices, so, nag-sacrifice sila dyan ng mga hayop. So, isang beses, sino na yung sinacrifice ngayon? Yung totoo na. Si Jesus na yung sinacrifice. Di ba? Hindi na tayo pumapatay dito ng hayop dahil sinacrifice na si Jesus once and for all. Siya na yung the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Okay? Balik tayo sa ating text ngayon. Kaya napag-usapan natin dyan last time. So again, yung mga bulls, yung mga bulak, yung ano, pinatay sila, hindi tayo, hindi yung perfect. Ang perfect na sacrifice si Jesus. So ngayon, ano na? So, ano na po tayo, babalik tayo sa practical applications ng mga bagay-bagay. Okay? Kasi bakit natin pinag-uusapan yung nasa langit, yung history na ginawa ni Moses, napakatagal na nun.
lahat pala yun ay merong kinalaman, of course, sa ating ngayon, sa panahon natin ngayon. Never tayong ako, ewan ko yung ibang mga preacher, ganun yung ibang preacher, yung walang kinalaman, nasa lang pakialam, minsan, hindi na nga nakikinig yung mga tao, dati, ganun kami. Kasi ang daming, sa Catholic, di ba, ang dami nyo eh. Walang pakialam doon, nag-chismisan dito, ang gulo dito. Walang naiintindihan yung tao, kasi nga, maingay. Pag dito, pag maingay, sinisita natin agad, di ba? Pag ayaw talagang makinig, lumabas ka na. Anong ginagawa mo dito? Kasi kailangan tayo maintain yung order. Kasi ganyan ang Diyos. God is a God of order, according to 1 Corinthians 14:40 ba yan? Okay? Ngayon, ang Panginoong Jesus, namatay na, nilibing, at nabuhay magmuli, sinet niya na yung ating kaligtasan, eh, pasang pa ito ngayon. Okay, kaya natapos tayo din sa 13, sabi dyan, nung siya umakit na sa langit, doon na lang siya. Ang ginagawa niya doon, nakikipamagitan siya sa atin, sa Diyos at sa tao. So siya yung nagsasabi doon, Lord, patulad ngayon, yan ang iniisip ko lagi, tuloy-tuloy na ba to? Hindi na matatapos? Nasabi pa ni Pastor last week, di ba? Nako, may persecution kayo, church. Posible kasi talaga yun. Ito na kasi yun eh. Hindi na tayo pwedeng tumakbo sa kanila. Ito yung sabi sa amin dun eh. Pwedeng ganun. Kanya-kanya na yan. Pero sabi dito, nung si Jesus tumakit na ganyan, darating siya muli. Pero habang wala pa siya, tayo ngayon yung kumikilos. Pero sabi dito, pag dumating si Jesus, itong mga kalaban natin, yan mga sinasabi ko lagi, si Bill Gates, yayabang yan eh. Hindi na iniwala sa Diyos yan. Okay, tsaka kung sino-sino pa dito. Duterte, di ba? Nakita niyo mo paano binastos ni Duterte ang Diyos. So, ayayaman yan sa malalakasin sa ngayon. Okay? Pagdating ng Panginoon, tatapakan niya lang yun. Ako, wala akong footstool dito, pero sa office, meron akong footstool. Yung tinatungtungan ko lang. So, ganun tayo kababa sa Diyos. Ang Diyos ay tatapakan lang tayo. Pero actually, hindi tayo kasi server tayo ng Diyos. Yung mga hindi nananampalataya. Okay? Pag dumating siya, yan ang napagandang sin. Ngayon, dito tayo sa balikan lang. Sinabi lang dito, perfect ng offering, wala nang iba. Ha? Si Jesus lang yun. Ngayon, whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that we had said before. Ito, magre-reflect tayo sa kaligtasan natin. Ha? Kung ligtas kayo, maintindihan nyo ito. Kung hindi pa, magtanong kayo. Okay? Sabi dito, ang Holy Ghost ang witness nyo. Kasi nung kayo ay naligtas, sabi niyo, this is the covenant that I will make with them after those days. Said the Lord, I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. So napakakapal po nito, nasa utang niyo na ba ito? Ayun, sabi dito eh, naalala niyo Ezekiel 36:26-27, diba? Kinote din natin last week yan eh. So sinabi rin yan po sa Zechariah. Okay? Nadarating yung panahon na yung batas ng Diyos ilalagay sa puso nyo. Obviously, hindi mo kabisado. Pero again, alam nyo ba, pagligtas ka, hindi ka basta-basta na maluloko. Okay? Pag may nagturo dyan sa inyo na si Kristo ay tao lang. Ha? Paano kung ililigtas ng tao lang? Diba? Hindi na sila mahihirapan sila sa iyo kung ligtas ka. So, kasi nasa puso mo na yung batas ng Diyos at yung utak mo, sinulat na rin doon yung batas ng Diyos. Yes, paano sinulat yun? Yan, Diyos na nakakalam. Pero kahit yung mga scientists ngayon, hindi alam kung paano nagkakaroon ng data yung utak natin. Alam nyo ba yun? Nabuksan na yung mga utak natin, pero nakikita lang, dupuro laman. Paano tayo nagkaroon ng memory? Paano ko naalala ang pangalan nito, si Cassandra? Ito, si Jonah to. Saan nakalagay sa utak ko yun? Wala nakapagsabi. But especially, yung mga sobrang lalalim ng salita ng Diyos, sabi sa Bible, nasa puso mo yon, nasa utak. Anyway, reflect nyo ito habang binabasa natin, nag-aaral natin. And their sins and iniquities will I remember no more. Pangako po yan, matagal na. So, kanino natupad yan? Sa mga Hudyo ba? Natupad na ba yan? Kanino? Sa lahat ng ligtas, di ba? Kasi may kasalanan ka ba? Wala. Magkakasala ka pa rin after nito?
So sabi nyo, kinalimutan ko na. At hindi ko na alalahanin. Natupad dyan sa mga taong ligtas. Okay? At yun nga, pag ligtas ka na, nasa yung pala sa puso mo na yung batas ng Diyos. Ngayon, but the word or remission of this is, there is no more offering of sin. So, ngayon, ligtas ka na. Mag-o-offer ka pa ba? Hindi na kailangan. Okay? Kung may offering ka, hindi na para sa kaligtasan. Para sa ibang bagay. Okay? Kaya sabi nito, ganito, having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. So, may nabanggit na naman dito ang parte nung ating tabernacle. So, alasan yung veil dyan? Ito pong malit na cube, parang square yan, di ba? Ang laman po yan ito. Okay? So, may veil, ang pula na yan, pula, veil po yan, pero ito yung pinaka-veil sa inner court para makapasok ka sa Holy of Holies representing ng Diyos mismo. Okay? So, nakapasok daw dyan si Jesus, paano? Ano yung veil? Ano yung nagahati sa tao saka sa Diyos? Ano yung nakaharang sa atin? Okay? Kasalanan yun. Pero, nung si Jesus ay namatay para sa atin, nabuksan na yun. Okay? May access na tayo sa Diyos. At sabi dyan, we have boldness. Ganito ah. Yung mga ibang tao, either hindi ligtas or masyadong matindi yung kasalanan, napapansin ko ganyan. Parang, nahihiya na ako, pastor, pumunta sa church. Diba? Yan, madalas yan. Ako din po ay, dati rin ako member. Diba? Dati rin ako kabataan. Kaya alam ko yan. Pastor, tagal ko na wala sa church. May ginawa akong kasalanan. Hindi lang yun. Nung siyempre, nung wala ako sa church, lalong mas ganadong-ganado ka sa kasalanan. Malabang, di ba? Kasi wala na magsasabi sa'yo eh. Walang mga asal sa'yo. Eh, wala na ako sa church. Pero ngayon, eh sabi dito, pag ligtas ka, we have boldness to enter. For example, nakuwento ko na naman yung last time, di ba, yung bibig, kinuwento rin tuloy ni Pastor, di ba? Yung Sunday. Kasi nga, pag ikaw ay may kasalanan, takot ka sa Diyos. Amen? Eh, paano kung tatay mo yun? So, maaalala mo ngayon na yung mahal ako nito, tatay ko to eh. So, kaya minsan, kailangan ating paalalahanan na mahal ka ng Diyos, nagkasala ka man ngayon, saan ka pupunta? Actually, wala kang pupuntahan eh. Yung sinabi ni Pastor dito last Sunday, kasi nga, nag-backslide ako, ayoko muna sa church. Napaka-ano naman dyan, napaka-banal dyan, di ko kaya dyan. Hindi ito ng Sunday. Saan ako pupunta? Diba? Ligtas ka, naka ng Diyos. Na sila andon, nagupuri sa Diyos. Ikaw saan ka? Doon ka mahihirapan. Amen? Amen? Kaya kung tunay ka anak ng Diyos, eh, papatawarin ka naman ng Diyos, paparusahan ka kung kailangan, eh, lumapit ka na sa Diyos. Diba? Yung access mo, ang Diyos, ang si Jesus, may so nag-provide niyan, eh, nung namatay siya. Ibig sabihin, ako personally, yun ang namumutaw-taw. Nung ako'y naligtas, kahit minsan wala nag-preach sa akin, kaya mahirap din ang walang kaibigan sa church, di ba? Kaya yan, maging kaibigan tayo. Pero, naalala ko yun, ligtas ako, okay, nagkasala ako ngayon, saan ako punta? Ang Diyos, minahal ako. Sa palagi ko, hindi ka tatanggapin ulit ng Diyos, ng pastor. Kahit ano pa yan, di ba? Huwag ka lang reprobate, again. Pero again, kung medyo malakas yung matatindi yung kasalanan mo, medyo expect mo rin na medyo may maririnig ka, di ba? Tama lang yun kasi hindi naman pwede, kunwari. Meron ditong, kunwari lang ha, si Jamie, kunwari, nag-boyfriend ng unsafe, kunwari. Hindi na wala na si Jamie ngayon. Tapos nabuntis ba, kunwari lang ha. Tapos, babalik lang siya dito, parang walang nangyari. Ano naman yun, di ba? Sabihin ni John, ayun ba yung ano? Ayun ba yung Kristiyano, di ba? So, kailangan marinig niya rin yung, dapat niya marinig, amen? Rebuke and everything. So, pero still, maganda na bumalik siya. Sabi, maraming nagkaganon sa Mother Church. Eh, talagang iyak sila kasi pamilya sila na miss nila yung church.
Wala silang ibang pupuntahan. Eh, lalo yung iba, na-realize sila, ikakasal pala. Tapos saan tayo kakasal? Alam nga naman, sa Catholic tayo kasal, eh, Baptist tayo. So, na-realize sila pambihira. Sabi ni Pastor, balik lang kayo. Tinanggap naman yung iba-iba, naka-recover. Nakita ko nga sa, ano, iba nga, ano na, choir na ulit. Ang tagal na wala sa choir, no, kasi nga, ano eh. So, salamat sa Panginoon, di ba? So, balik lang kayo. Dahil kayo iniligtas ng Diyos, ganun kayo kamahal ng Diyos, balik lang pag nagkasala. Amen? Amen. Siyempre, mag-sorry ka. Hindi pwede yung kala mong sino ka pa. Amen? So, tuloy natin. Kaya sabi dyan, kaya sabi, buy a new and living way. Hindi katulad na iba na, oh, magkatay lang pala tayo ng manok dyan. Okay na eh. Ngayon, lumapit ka sa Diyos. Amen? Ang dapat maapektuhan sa iyo, puso mo kung nagkasala ka talaga. Amen? Ngayon, kaya sabi dito, binabalik niyo yung topic natin ng mga past few weeks. Again, sino maglalapit kayo sa Diyos? Para kayo makalapit muli sa Diyos. Ang yung high priest, si Jesus. Okay? Kaya ito na, sabi dyan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Ibig sabihin, sigurado ka, tatanggapin ako ulit ng Panginoon. Sigurado ako nun. Kahit may mga asal pa sa akin, kapatid dyan, kapatid ko lang yan eh. May pananagutan ako sa tatay. Pag tinanggap ako ng tatay, anong pakialam ko, yung kapatid ko, batang Kristiyano rin yan eh. Ano ba alam yan? Diba? Kaya ganun na kayo dito ha, pag may kasalanan kayo, sa akin kayo lumapit. Hindi eh, sabi sa akin ni kapatid na ganyan. May nagsabi na ako dito eh. Ewan kung sino yun, mga tismisan eh. Sabi ni Pastor, bawal ka daw sa church. Wala naman akong sinabi. Mga batang to talaga oh. Okay, so intindihan nyo? Ligtas ka, dapat sa church ka. Kung kasalanan ka, kapatawarin ka ng Diyos, pakita mo rin na talagang, sabi nyo, no? Full assurance of faith, true heart, sincero ka, at hindi ka ikukundina ng usino. Amen? Ngayon, yung kapatid mo, may mga bata lang din yan. Ngayon, nabanggit dito yung having our hearts sprinkled from an evil conscience. So, familiar yung term na sprinkle, di ba? Ano yung sinisprinkle dito sa, again, sa tabernacle? Dugo yung tinisprinkle dyan. Kaya ngayon, kaya tayo, pag mayroon tayong ginagawa natin, Lord's Supper, so, inaalala na ng Panginoon, so, pati yung kanyang dugo, yung kanyang katawan na broke first para sa atin. So, parang naisprinkle na naman ikaw ng dugo ng Diyos. Ibig sabihin, naalala mo, namatay siya sa'yo. Kahit sino ka pa, namatay siya para sa'yo, niligtas ka ngayon. Ngayon, ano yung mas importante? Ano-ano ka pa? Maka hindi ako tanggapin ng Diyos. Namatay nga siya para sa'yo. At yung evil conscience na yan, ibig sabihin, pag naalala mo na yun, pagkamatay na pa, dumanak yung dugo ng Diyos sa'yo, yung mga naiisip mo dyan masama, mawawala na yan. Amen? And our bodies washed with pure water. Again, ano to? Talinhaga po to, ha? Sinong hindi pa naligo ngayon? So, naliligo tayo pag pumunta tayo sa importanting place, di ba? So, sabi dito, ang dapat hugasan mo talaga, o syempre, again, yung puso mo, di ba? Pupunta ka sa church, hindi yung mag-expect ka dito. Sino kaya malo, asal ko dito sa church? Yung iba naman, ganun. Yung iba, mga young people, especially, sino maliligawan ko dyan? Ay, wala. Ayoko na dyan sa church na yan. Mali, di ba? Dapat malinis ang konsensya mo, kaya ka nasa lumalapit sa Diyos, para magpalain ka ng Diyos, matuto salita ng Diyos, okay? So, kaya sabi doon, let us hold fast. Okay, ito, medyo iba natin to, no? Pag sinabi hold fast, hindi yan mabilis, ha? Yan ay mahigpit. Okay, pag sinabi fast is firm. Ngayon, nakita na natin lahat yun. Minahal tayo ng Diyos. Pwede tayong bumalik sa Kanya. Sabi dyan, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Kaya lagi kong tinatanong mga Baptist ganyan, ligtas ka ba? Ikaw nagsabi niyan. Hindi ko pwede ipilit sa inyo. Di ba? Yung mga napansin nyo, iba na medyo nakalimutan yung kaligtasan. Hindi natin pipilit eh. Kasi siya nag-profess nun, either totoo yun o hindi. Kung sinabi niya yun, hindi siya totoo, sino may problema? O siya may problema. Hindi, ako. Kasi napansin ko rin yun. Kaya si Pastor, ganun. Laging yun ang tanong. Kasi nga, importante yun. Paano maintindihan? Paano ka instruct sa salita ng Diyos kung di ka pala ligtas? So, kaya, huwag kayong maano sa akin pag lagi kayong tinatanong. Amen?
Si Inigo, ligtas ka ba? Si Cassandra, ligtas ka na ba? Sigurado? Si Jaja? Si Jana? May? Ligtas? Si Sarah? Si Hannah? Sigurado? Okay. Ilang beses ka na ligtas? Ha? Ilan? Ilang beses ba naliligtas? Na-born again ka na ba? Ano ba yung born again? Pinanganak muli, di ba? Spirito. So, pag ikaw yung pinanganak magmuli, ligtas ka, anak ka na ng Diyos. So, pinanganak ka magmuli. Ilang beses ka pinapanganak? Diyan na may. May birthday ka ba? Isang kasama pa kayo dito eh. Isang birthday mo lang, di ba? Isang araw lang. So, ganun din, pag naligtas ka, isang araw lang. Okay? Pero pag ligtas ka na ngayon, eh, hawakan mo na yan. Ibig sabihin, panindigan mo na. Dapat alam mo na yon. Kasi either totoo yun o hindi. Ngayon, kung di totoo yun, wala yung problema natin, di ba? Pero kung totoo yun, sinabi mo yun, nanampalataya sa Panginoon ngayon, anong gagawin mo? Yung iba nag-waver. Pag sinabing waver, ay, hindi pa tao ligtas, ay, hindi, ah, magtatapat na ako sa church, magtatapat na ako sa Panginoon, ay, parang ayaw. Ganun lang nangyayari sa atin pag tayo nangihina. Okay? Yan ang mga term natin, ha? Pag nangihina, ibig sabihin, maglilingkod ako, hindi. Maglilingkod, hindi. So, kaya sinasabi dito sa atin, eh, huwag ka nang ganun. Higpitan mo na. Kasi sabi niya, for he is faithful that promise. Ano mo pinangako sa atin? Say, bukod sa kaligtasan, iligtas ka na. Ano pa yung mga raming pinangako sa atin? From chapter 2, yun ang pinag-usapan, rewards. Diba? Or kahit dito sa lupa, katulad niya niya sa COVID, nangako ang Diyos, mapatektahan ka niya. Nag-church ako, nagka-COVID ako. Tapat ba ang Diyos? Hindi. Pagsubok yung saka malamang sa hindi, gagaling ka naman. So what? Diba? Magkaroon ka pa ng immunity. Pag immune ka na dyan, hindi mo kailangan pabakuna at matakot. Diba? Tapos. So alam na Diyos na ginagawa niya. Lahat ng inalaw niya, cover ka doon. Either magkasakit ka man, gagaling ka naman. At kung mamatay ka man, sa langit ka naman. Ano ka pa? May rewards ka pa kasi pinaglaban mo yung dapat mong paglaban. Amen? So, kaya sinabi dyan, inconsider mo to. At hindi lang ikaw, pati ibang tao. Iba sa Facebook, napansin ko dati, yung kaya hindi ako maano dyan, kasi nga, parang yabang naman ng iba, puro verses, di ba? Pero yun pala, nakaka-encourage din pala yun. Mas gusto mo yung gano'n na nakikita mo sa Facebook, di ba? Sino may link sa Facebook? Lahat naman kayo eh. Ewan si Jonah, may Facebook ka na ba? Makita nyo na, bata nyo pa. Ito nga, meron na rin. Ikaw, meron kang Facebook? Nainggit na si Stephen sa inyo. Si... Ito, meron na rin to, pero hindi siya nag-ano. Si ano? Salim. Masakit ka ba? Masakit ka ba? Masakit ngipin? Hindi naman. Pagod lang siya. Pagod lang, okay. Kasi sabi dyan, hindi lang ikaw yung magtapat dapat, pati yung ibang tao, church tayo. Nakita mong ganyan na ganyan si Rara, si Jana. Sabi ni Sarah, church tayo. O, sige na nga. Diba? Ganun yun. Provoke unto love and to good works. Lalo, soul winning. Diba? Nagpahinga lang tayo ng ilang Sabado. Ganun na naman tayo. Kahit ang dami ko pang ayusin yan, ayusin ko yung CR, nalagawa ko ng sampayan, sisiksik ko na lang schedule, bahala na. Pero soul winning, di mawawala yun. Amen? Amen. Ano pa? Uy, nagmura si, ano? Di ba hindi dapat tayong mumura? Ay, di ba hindi dapat tayo bastos? Dapat maganda yung pino... Ganun mo, wag kang, ano, wag kang... Kasi sinasabi sa Bible, magkakapatid tayo, tayo-tayo magtutulungan. Hindi ko pwedeng bantayan dun sa Facebook nyo. Amen? Amen. Tsaka sa bahay nyo. Ano nang ginagawa nyo pala dyan? So, kaya dito, ito na. Not forsaking. So, paano mo ipoprovoke yung kapatid mo kung wala naman siya, hindi umatin?
Kasi sabi siya, not forsaking the assembling of ourselves together, mayroon tayong schedule para tayo ay magtitipon, magpapalakasan, magpupuri sa Diyos, sabay-sabay. Lalo yung mga bata, kailangan nyo ng ganyan. Kailangan masanay na kayo, sumasamba, tapos nakikinig nyo salita ng Diyos. Pinapahayag ng buong tapang dito. Na para paglabas nyo dyan, pag may nakasalubong ko dyan, ay okay lang yung bakla. Hindi sabi ni Pasto, sabi ng salita ng Diyos, hindi eh. O ngayon, alam mo na, pag nasanay ka, di ba? Pag hindi, wala. So wag, kaya hanggat maaari po, yun ang sinasabi dito, umaten kayo sa church, not forsaking. Huwag niyong iiwanan, may church kayo na. Saka na ako. Sabi, as the manner of the... Ibig sabihin, may gumagawa pa sa panahon nila, meron na rin gumagawa nun. Saka na lang, next month na lang. Ang kabaliktaran nun, exhorting one another. Church tayo. Ano, matuto na tayo, di ba? Lumakas tayo. Ma-encourage tayo para another week na naman yan. And so much more as you did, lalo na ngayon. Nakikita mo, parang magtatata ka ng 666 na. Lalo pa tayo manghihina. Tapos yan, mga anak na tayo. Eh alam mo, nung bata ka, di ba? Loko-loko rin ako nung bata ko eh. Itong anak ko, lumalaki na rin. Medyo parang ganun na rin. Anong gagawin mo? Lalo ka lalayo sa Diyos? Ikaw nga, ninsan, di ka napigilan ng tatay-nanay mo eh. Eh lalo na yan, mga bata pa lang, mas maganda sila, masanay sila sa church. Amen? Alam nila, hindi lang yung salita ng Diyos, nabasa ko na yan eh. Tumanim ba sa utak mo, sa puso mo, dahil binaon sa'yo ng salita ng Diyos, sa preaching ng salita ng Diyos. Diba? Iba yun, nabasa mo lang. Ibang-iba yun. Ito na yung, basta ba? Another, ano tayo ha? 5 minutes or 7 minutes. Tapusin na natin to. So, dito na kasi yung problem text na tinatawag nga, no? Ito po yung ginagamit ng iba na kesyo, ano daw, ligtas ka na, pwede ka pang hindi maligtas. Ay, nakano ng Diyos. Tapos, may ginawa ang kasalanan, ay, hindi ka pa rin langit. Ito yung ginagamit nila. So, isa-isa natin. Kaya sabi dito, 4. If we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Sa Tagalog, pag ikaw daw naligtas, at pag ikaw ay nagkasala pa rin, eh lahat ng tao nagkakasala, tama? Amen. So paano yan? So wala na sakripisyo para sa'yo, eh nagsacrifice na kasi Diyos. Ibang ibig niya sabihin ito, ibig sabihin ito, wala na ibang sasacrifice kasi nasacrifice na nga eh. Ibig sabihin, huwag ka nang umasa na ano, may mas matinding gagawin pa ang Diyos na ano naman. Wala na eh. Yung anak ng Diyos na very righteous na si Jesus, yun yung pinaka-pinaka sa lahat na offering. Wala na iba. Kaya sabi doon, pag ikaw daw, Kristiyano ka na, tapos nag-backslide ka. Alam nyo na yung backslide? Alam mo, ito yung dapat kong gawin, pero hindi ko gagawin yan. Ano daw yung aasahan mo dapat? Ito na yung punishment. Sabi dyan, but a certain fearful, nakakatakot, looking for the judgment and fiery yan ha? Fiery. Uy, impyerno yan, sabi nung fiery. Sabi dyan, indignation. Pag sinabing indignation, galit. Kapag ako, kunwari, Stephen, kunwari lang, ha? Stephen, ikaw ang anak ko, eh. Kunwari, Stephen, sinira yung cellphone. Hindi ba ako magagalit sa kanya? Eh, anak mo yan, eh. Pero galit ka pa rin, di ba? So, ganun palang, anak ng Diyos, pag Kristiyano ka na, ligtas ka na, anak ka ng Diyos, pag loko-loko ka, alam mo na, talagang may ginawa kang mali. Nagkalat ka ng anong chismis, nakakasira sa ibang tao, sa church, palagi mo di ba galit ang Diyos sa'yo? Galit ang Diyos sa'yo. Kaya, dapat magtapat ka na. Amen? Kaya sabi dyan, we shall devour that. Oh, kita mo yan. Yung mga kalaban ng Diyos, impyerno, hindi nga impyerno yan eh. Kahit tayo, kahit kay, sabi kay David, di ba? Ano sabi sa David, nung nagkasala kay David? O di ba nag-aapoy din yung galit ng Diyos kay David? Malala yun.
And the anger of the Lord was kindled against David. Yung sabi sa Chronicles, saka sa Samuel. So, pwede magalit ang Diyos sa anak ng Diyos. Amen? So, hindi po yan mga hindi ligtas yan, pero loko-loko. Parang anak na lahat na binigay mo na sa anak mo, loko-loko pa rin. Amen? So, huwag tayong ganyan kasi pag nakakatakot daw yung darating sa'yo. Tuloy pa natin. As I will, he that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Ang daming namatay sa kanila. Lahat sila ay picture, ha? Picture ng mga taong ligtas kasi inalis sila sa Egypt, eh. At pinangako na sa kanila, papunta sila sa pagpapala, sa lugar ng pagpapala. Pero lahat ba nakapasok? O di ba, alam nyo na yan, di ba, kung naabutan nyo yung sa ibang ano natin, sa Hebrews, 20 years old above, patay, pati si Aaron, si Moses. Dahil naggalit ang Diyos sa kanila, hindi sila sumunod, eh. So, hindi ibig sabihin na ligtas ka, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi pag hindi ligtas ka pero pwede kang patulad ni Lot, tulad ni Aaron na patay ka bago ka makapasok dun sa pinangako ng Diyos na buhay, na pagpapala. Medyo babawa na lang natin, ha, para sa mga bata. Ano yung magandang buhay diyan, ha? Na-picture mo. Diba, syempre maayos na pamilya. Hindi yung tipong gusto mong kumain. Diba? Yung anak mo gustong dumede, papaluin mo na lang ang gusto para ano. Hindi, ang maayos na pamilya, diba? Maayos na pamilya, hindi kayo iwanan, diba? Mahal na mahal ka ng asawa mo, parang ikaw yung pinakamaganda lagi kahit si 10 anos na kayo, diba? Yun ang magandang, nakatuna kayo sa maayos na bahay, hindi yung tipong may konting ano dyan, diba? Ano pa? Mga anak nyo rin, matatalino kasi naturuan. Yun ang pagpapala ng Diyos. Amen? Wala dyan mga anak mo na biglang bata pa, namatay na kasi adik. Diba? Naitindihan nyo ba yun? So, pinapababaw lang natin. Yun ang pinipicture nung sabi dito na land of promise, promise land. Sabi doon, pag andun na kayo, naku, magpupuri na lang kayo sa Diyos kasi abundant ang biyaya ng Diyos doon. May honey. Sabi lang doon, flowing with milk and honey. Ibig sabihin lang doon, wala kang problema, masagana. Pero yung kabaliktaran nun, nako, kawawa, ito yan. Kaya yung kinukumpara daw, pag ikaw daw ligtas, tapos para mong binabastos ang Diyos, ayaw mag-church, ayaw mag-memorize, ayaw mo ng Bible, ligtas ka, ayaw mo ng Bible. Ayaw mo ng mga Kristiyano kasama mo, gusto mo mga adik. Ano daw yung bibigay sa'yo ng Diyos? Eh, pambira, parang mo nang tinungtungan ang pangalan ng Diyos. Ano? Parang mo na raw, tinuring na ang Diyos, siyempre, ay siya'y banal, siya'y pinakabanal, parang mo sinabing unholy thing. Eh, wala kang pakialam dyan. Tandaan nyo yan, ha? Eh, pastor, hindi naman ganun ako sa Diyos. Parang ganun yun. Nagpupuri sa Diyos yung mga anak ng Diyos, tapos ikaw, ayaw mo. Iba, maingay ka pa, di ba? O sinabing despite, parang ganun po, parang ayaw mo. For we know in that hath said, vengeance belongeth to me, I will recompense the Lord, and again, the Lord shall judge his people. So malinaw po yan, ha? Ang context natin, people of God. Pinaparusahan niya. Kaya mahirap na parusahan tayo ng Diyos. Nakakatakot sila, ganun ginawa sa kanila, eh. Iba nga, pinatay. Kaya sabi dyan, eh, yung pastor, may kilala ako, backslider, okay naman ang buhay niya, eh. Yung mayaman pa nga, eh. Meron yung may time ang Diyos sa kanila. Huwag kang maingit. Kasi sinabi ulit, inulit lang, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Huwag na gustuhin mo na, sige nga, Lord, paluin mo nga ako isang beses lang. Pag yung mga anak ko ganyan, talagang lalo okay na, ata. Lalo, kasi loko-loko, eh. Alam mo, lagi akong ano, ha? Sige. So, doon na muna tayo. Review natin yan sa next week. But at least, natakil natin po yung mga importanteng bagay. 10:25. And then, address po natin yung ating problem text nga na ginagamit na iba sa work salvation. Hindi ganun yun. Okay? Ligtas ka na. Pag ligtas ka na, anak ka ng Diyos, forever ka na ligtas. Once saved, always saved. Pero,
Pag loko-loko ang anak ng Diyos, masakit. Pag pinalo ka, nagkasakit ka, niwanan ka ng asawa mo, ano ba, matinding pwede mangyari sa'yo. Bumagsak ka sa school, nawalan ka ng trabaho, iniwanan ka ulit nung bago mo, ganun. Okay, so, yun lang po, sana intindihan natin, huwag natin basta sinagawain ng Diyos. Amen? Lalo tayo, yung takot natin sa Diyos, may healthy na takot na may respeto. Andun yung pag-ibig, pero andun yung takot mo na baliwalay siya. Amen? And let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming pinag-aralan ngayong hapon, Panginoon. We pray na malinaw po na pagliban sa church, Panginoon, ay kasalanan na malinaw. Sikapin po namin, Panginoon, para naman kami ay ma-exhort, kami po'y matuto, kami po'y ma-uplift din po ang aming spirit, Panginoon, dahil nakita namin, kasabay-sabay kami nagpupuri sa inyo, natuto po lagi kami, at nakita namin yung pagtanggap naman para sa amin pag kami po'y lumalapit ng totoo sa inyo, Panginoon, according to your words, Panginoon. So, I pray, kami po'y malalati, Panginoon, sa aming bagong face ng aming church, Panginoon. We pray na patuloy kami, Lord, kayo lang aming piplease, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan niyo pong bawat isa, especially mga bago pa, Panginoon, sila magtiwala sa inyong lubos para sa makita niyo po nilang pagpapala pala sa buhay, Panginoon, na nagtatapat sa inyo. Manulati, in Jesus' name.